yung realidad na nangyayari. Ngayon, pangit ba to? Okay? Ano yung implication nito sa ibang mga nag-YouTube? Pwede ba nilang gawin din to? Part ng vision ni YouTube is magkaroon ng freedom of expression yung mga tao na gustong pumunta sa channel niya para magbigay ng aliw doon sa mga manonood niya. In a manner na ito is magiging fair sa lahat. Kumbaga, pinapanatili niya na ito is maging kaaya-aya sa lahat ng pupunta sa kanyang platform. Pero ang realidad po is hindi ganun. Meron talaga mga tao na sabihin natin na hindi sumusunod, okay? Medyo may mga violation na ginagawa. Kaya mayroong guideline sa YouTube para sawatahin yung mga ganitong bagay na to. Kung bakit ko po ito masasabi, dahil dito po sa isi-share ko sa inyo na video, is isa sa mga masasabi natin hindi masyadong sumunod doon sa guideline na yun dahil na sa mga content na ginagawa nila. Ngayon kung bakit ko ito isi-share, para lang po magkaroon tayo ng idea na iba-iba ang mga taong nandirito sa YouTube. At may mga dahilan kung bakit nila nagagawa yun. Okay, at isa na nga po rito, itong aking kaibigan na kasamahan ko rin po doon sa isa namin sinusuportahan na YouTuber din, yung Mariano GTV. So kung medyo libre po kayo at gusto niyo pong pasyalan, Mariano GTV lang po. Yun lang po yung i-search ninyo at search niya po naman po siya. Couple vlogger po sila na medyo kakaiba yung istorya ng kanilang love story, kumbaga. Isang Aita at isang laki sa syudad na babae, kumbaga. So, balik po tayo dito sa gusto kong itopic. Kung bakit ko po siya itotopic ngayon is bahala po kayo mag-isip kung ito ba is may connection doon sa isa kong upload na kung saan is mayroong na-mention yung si Jason. Pero nasa sa inyo na po yun. So, hindi naman po siya nag-mention ng pangalan. So, hindi po natin alam kung siya po yung tinutukoy niya. But, ano po natin yun, set aside po natin yun at mag-focus po tayo dito sa kung bakit niya nagawa itong ganitong upload niya na to and ano po ba para sa akin yung opinion ko sa ginawa niya. So, bago po ako pala magsimula, magtuloy-tuloy pala. Bago po ako magtuloy-tuloy, ako nga po pala si Citizen06 at welcome sa akin channel. Kung bago pa lang po kayo sa akin channel, please don't forget to like, share, and subscribe na rin po. And pakihit ng notification bell para maging aware kayo sa aking mga upcoming uploads. Ngayon, kung mayroon kayong suggestion, recommendation, opinion, leave it in our comment section. And I do appreciate po yung mga comments. Although minsan matagal bago ako makapag-reply, but binabasa ko po yung mga yan. Okay, so balik tayo dito kay Ballpoint Man. Okay, isa, kilala po siya kahit doon sa isa naming grupo na sinasuportahan, na YouTuber pala na sinasuportahan, na talagang birador siya or talagang baga namimrito siya ng mga bashers, lalo na doon sa mga saka sa sinasuportahan niya. At aware naman tayong lahat na si Migs ang Mulino, ang kanyang sinasuportahan. At yung mga medyo against o yung bumabati ko sa nila kay Migs, yun yung binibira niya, kumbaga. Ngayon, dito sa video na to, ang ginawa niya kasi dito is nakausap niya itong babae na to. At nung nakausap niya is in-upload niya yung conversation nila, no, kung saan talaga is may mga salita talaga silang mga binitiwan na iniinsulto yung isa't isa. Pero bakit niya nagawa yun? Okay? Kasi itong babae naman na to na kanyang binibira is gumagawa rin ng mga edit, nag-edit siya ng mga picture ng mga taong ayaw niya rin, tapos pinopost niya rin. So, kumbaga, meron siyang ginagawa na mga kakikitaan mo rin ng hindi maganda. Okay? Na makukonsider mo nga siyang basher. So, yun yung nangyari dito. So, para magka-idea po kayo, bibigyan ko kayo ng konting idea by playing some part of the video kung bakit na nagawa ito ni Ballpoint. So yun, galing mismo sa kanya na itong babaeng to is nag-edit ng mga picture tapos pinopost niya rin and siyempre, kinagawang katuwaan, kumbaga. And marami yung mga nakakakita at binigay sa kanya. So bilang defender or taga-preton ng mga bashers ni Migs. So kaya niya ginawa itong video na to. At ugali niya na talaga na kung gusto mo siyang kausapin, pwede mo siyang kausapin, which is yung ginawa niya. Siya pa nga ang nag-initiate ng tawag at doon nagsimula yung conversation na yun.
Bakit mo kumilang mura, ha? Iwan mo. Gago ka ba? Tinan mo rin. Leche ka. Ikaw baka ka, mas gago ka, bakla. Eh, kung tangin ang boses yan. Boses ba yan? Paki mo. Ha? Leche ka to. Pakita ka muka. Ano? Patapang ka? Ano? Leche ka. Ano? Patapang ka? Ano ba? Gago ka eh. Wala ka pala muka eh. Ano? Bakla ka to? Mukha, yung mukha mo, pwento lang yan. Mukha ba yan? Mukha pangit mo pala. Pangit po? Ay, naku. Anong nangyari sa pagmumukha mo? Anong nangyari sa pagmumukha mo? Oo, ba't po pinata yung ilaw? Nangyari ka ba sa pagmumukha mo? Ha? Patulog ka ko yung tatagin. Mabuti na lang hindi ka nilaglag ng mama mo. Ba't ako ilalaglag mo? Huwag kang maglulunin. Pag ako yung kausap mo, huwag kang maglulunin. Bawal yung walang utak din. So all throughout ng conversation na yan is yun nag-aasaran lang sila. Ay ininsulto yung isa't isa at trying ni Ballpoint dito na ipasok yung topic kaya lang hindi pa rin sila nagkaayos hanggang sa binabaan na lang ata nung babae si Ballpoint Man. So ito po yung realidad na nangyayari talaga na may mga ganitong mga bagay na lumalabas dito sa YouTube or kahit saang platform. Ngayon, may regulation po sa YouTube para itong mga ganitong bagay na to is hulihin niya or ipagbawal niya. Ngayon, depende na ngayon yan doon sa mga tao at sa mismong staff ni YouTube kung ano yung gagawin nila. And alam naman natin at alam ko mismo na si Ballpoint is alam niya yung consequences ng mga ginagawa niya. Alam niya kung ano yung mangyayari sa channel niya. But ang point niya rito is kung talagang basher ka or may pinaglalaban ka, sabihin mo. Okay? Kahit na yan is masakit, kung kaya mong panindigan, go. Katulad ng pag-i-edit niya, at least, mag-reason ka kung bakit mo ginagawa yun, bakit mo binababoy yung picture ng mga tao na to. Anong nagawa sa'yo, mga tipong ganun? Diba? So, ang nangyari nga lang kasi dito, itong si Ballpoint is talagang hinaharap niya yung mga taong, kumbaga, alam niya na may hindi magandang sinasabi o ginagawa doon sa sinusuportahan niya rin. So, ito po yung realidad na nangyayari. Ngayon, pangit ba to? Okay? Ano yung implication nito sa ibang mga nag-YouTube? Pwede ba nilang gawin din to? So, yun yung ilan sa mga tanong na pwede nyo maaaring naiisip nyong itanong. Okay? Personally, para sa akin, kung sa akin mang ginawa to kasi kahit siya na malamang na-edit din yung picture nito, babawi talaga ako. Okay? Normal reaction ng tao yan. Na kapag nagawang ka ng hindi maganda, ang instinct mo is gumante. Okay? Ngayon, it's yung manner ng paganti lang natin tayo magkakaiba-iba. Okay? Pwede rin akong magawa ng video ng ganito. Pwede kong i-record kung ano yung pinag-usapin namin. Pero iba naman yung approach na gagawin ko. Katulad na sinasabi ko, depende yan sa tao. Depende yan kung paano ka magre-react. So, ganito yung ginawang reaction ni Ballpoint Man na maaaring iba yung gagawin ko. Okay? Kakausapin ko pa rin siya, but not in this manner. Okay? Siyempre, alam naman natin na mas lalong walang mangyayari. Okay? Katulad sila, wala naman nangyari hanggang sa binabaan na lang ng babae si Ballpoint dahil nga nag-aasaran lang sila at alam naman natin si Ballpoint yung mga banat niya. Okay? So, different approach sa mga taong makaka-encounter nito. So, katulad ko, iba yung magiging approach ko sa ganitong bagay na to. Although, siguradong gaganti ako. Yun nga lang, in different manner. Ngayon, ano yung implication nito sa mga manonood? Dito na papasok yung ating judgment. Kada makakapanood na to is magdidepende sa inyo kung paano nyo i-judge mga ginawa nila. Okay? May freedom po tayo na exercise din natin kung ano yung nasa sa loob natin. Okay? So, yun lang po yung mga bagay na napansin ko na maaaring mali sa iba, pero tama sa iba. Okay? It's our judgment ang magde-decide kung sino ba yung may tama sa kanila or may mali sa kanila. Pero yung pagiging pangit nito is hindi natin masasabing pangit talaga siya. Dahil may reason kung bakit nangyari yon. Nagkartaroon nga lang na magkaiba yung maaaring pananaw natin sa reason kung bakit nila nagawa yung mga bagay na yun. So yun lang po yung gusto kong i-share sa video na to. And mayroon pa po akong konting idadagdag pala na bid na audio na kung saan maririnig natin si Mix Molino na nagpapasalamat doon sa mga taong sumusuporta sa ginagawa nilang pagtulong doon sa mga kababayan natin hindi kayang bumili ng mga necessary needs nila, yung mga common needs nila. So, let's hear the voice clip po. Po ma'am, Diyos na po ang bahala ma'am sa lahat po ng binigay niyo po na suporta sa mga effort po ng lahat sa pagbibigay po ng time sa pagpapakabagot po sa pagre-rebuke po at
sa mga naibigay nyo rin po na pera para mabuo ang gawain ito sa ating mga kapunsuan na nawal ay patuloy po nating suportahan ang mga taong nangangailangan po. At ngayon nga po, ma'am, tayo po ang binigay na kasangkapan ni Lord, kinamit ni Lord na kasangkapan para makapag-abot tayo ng tulong sa mga taong nangangailangan po at sa mga taong may walang kakayahan po na makabili ng ilang mga pang-araw-araw nilang pangangailangan. Ingat po kayo dyan, ma'am, at regards po sa lahat. Maraming po salamat sa lahat. Oh, yun po yung maikling voice clip ni Migs Mulino, na kung sana papasalamat siya sa mga taong sumusuporta sa kanilang ginagawang pagtulong sa ating mga kapuspalad, mga kababayan na at least mabigyan kahit mga, kumbaga, yung common needs lang nila. And at least ito is malalaman natin na on the road to recovery talaga si Mick sa mga nangyari sa kanya, and talaga nakapokus lang siya doon sa kung ano man yung intention nila noong mahal ay nabubuhay pa, yung tumulong doon sa mga kababayan natin medyo kapos sa buhay, and itinutuloy niya yun in memory of Mahal. So yun lang po yung gusto kong i-share sa video na to, and I hope mag-enjoy po kayo, and thank you very much.